Ang panahon na ang tao ay nagkasala. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Isang araw, tinanong ito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Sumagot ang babae, "Maari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, nihihipuin man ang bungang ito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami." Ngunit sinabi ng ahas, "Hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama." Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kinain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman sila'y hubad, kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang hapit-hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Diyos. Kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo ginawa ang bagay na iyon?" tanong na yung Panginoon Yahweh sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," sagot naman nito. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, "Sa iyong ginaway, may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang makadaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurok sa iyong ulo, at sa sakong niya ay ikaw ang tutuklaw." Sa babae na may ito ang sinabi, "Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak sakit ay titisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya at siya mong susundin." Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, "Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga. Dahil dito'y susumpaan ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing dahil sa alabok doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin." Iba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh, "Katulad na natin ngayon ang tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas niya siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay." Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao.
nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni iba, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipapangalan ko sa kanya." At Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at tinihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at handog nito. Dahil dito, hindi may larawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, "Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganon yan mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan magpaglabanan mo ito." Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. "Abel, pumunta tayo sa bukid." Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, "Nasaan ang kapatid mong si Abel?" Sumagot siya, "Hindi ko alam, bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ni Yahweh, "Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil lumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig." "Napakabigat namang parusa ito," sabi ni Cain kay Yahweh. "Ngayon pinapalayas mo ako sa lupain ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sinuwang makakita sa akin." "Hindi," sagot ni Yahweh. "Paparusahan ng pitong ibayo ang sinumang papatay sa iyo." Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira sa tupay ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa, nagdalang tao ito at nanganak ng isang lalaki na ipinangalan ng Enoch. Pagkatapos, nagtayo si Cain ng isang lungsod at ito'y tinawag na Enoch. Bilang alaala sa kanyang anak, si Enoch ang ama ni Iran, na ama ni Metadjael. Anak naman nito si Matusail, na ama ni Lamek. Nag-asawa si Lamek ng dalawa, sina Ada at Sila. Naging anak ni Ada si Jabal, ang ninuno ng mga nagpapastol ng mga baka at ang mga tumitira sa tulda. Kapatid nito si Jubal, na siya namang ninuno ng manunugtog ng alpa at plauta. Naging anak naman ni Sila si Tubal-Cain na minuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Si Tubal-Cain ay may kapatid na babae, sina Ama. Sinabi ni Namik sa dalawa niyang asawa, "Dinginin niyo itong aking sasabihin, Ada at Sila, mga asawa kong giliw. May pinatay akong isang kabataan sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa kanya, 70 agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 ang kaparusahan."